bird nest, hindi naman po nasunog ang dahon, pero yung isa po ay nasunog. Ano kayang naging sakit nun? Pero pag direct sunlight po, hindi siya ganun ka-green. Nag-yellow po, medyo nag-yellow ganyan po, parang lime green. Pero pag nasa shaded area po ang fern, talagang dark green po ang kulay. Hello mga plantito plantita, good day po sa inyong lahat. At ayan, mayroon naman po si Plantita Joy na nakitang garden at pwede po tayo ditong mag-garden tour at ma-inspired po sa mga collection nila ng halaman, sa pagkakaayos po ng mga halaman po nila. At yun po yung ating iikutin at titingnan po dito. At bago po tayo mag-garden tour, syempre ay welcome back po ulit dito muna sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At tara po, samahan nyo na po akong ikutin at i-garden tour po itong garden po dito ng isa pong certified plantita. Pero hindi ko po alam ang pangalan kasi hindi ko po natanong. Baka po mamaya ay pwede po nating malaman ang pangalan ng isang, syempre, ng isang plantita na hands-on din po dito sa kanyang garden. Sana po kita bato ko ng ayaw. Ayan, pagpasok niyo po dito sa kanyang gate, ayan po yung rear na agave na makikita po ninyo. At syempre po, sa bawat garden tour po ni Plantita Joy ay iba-iba po talaga ang ayos ng bawat garden at iba-iba din ang mga tanim na halaman. At ayan naman po yung adenium at yung song of India. At yung kanyang very last na din pong gumamela. Ayan po. Tapos, ayan po yung mga nakaikot pong nakatanim dyan. Mayroon po siya nitong super lush na din po na Ficus Crouton. Bihira po dito nito sa Bicol ang mayroon pong ganitong variety. Tapos, ayan yung Ficus nana niya. Ito pong halaman na ito, hindi ko po alam kung anong ID po nito. Tapos po sa gilid, ayan naman po yung devil backbone na mga halaman na nakatanim lang din po dyan. At dito po, mayroon po siyang mga gulong na malalaki na napagtaniman po ng mga halaman. Maganda po yung ganito kasi talagang wala po talagang, hindi basta-basta po masisira, matutunaw or mapupunit talaga ang gulong. Kaya kung mga pagla-landscape po, isa pong maganda rin na accessory sa pagla-landscape ang gulong po. Tulad po niyan na instead na gumamit po ng bato, kung walang bato po at ito ang available ay pwede naman po para magmukha pong naka-elevate ang halaman at para mas maganda rin po sa garden. Tapos ayan, may mga gumamela po siya dito, ganyan po yung pula at old na din po. At ayan naman po yung mga bromeliads. Tapos ayan po yung dripwood, mayroon pong syngonium at mayroon din po siyang epicia at ito pong wandering dew. At ayan naman po yung plants pa pong iba. Ayan, mayroon siyang golden pothos. Ayan lang, very ano lang din yung style dito ng garden. Puro simple lang yung mga napupuntahan kong garden, pero iba-iba po talaga yung ano nila, yung aisan. Tapos ayan pa po yung ibang mga plants na nakapat. Ayan yung, ito pong aralia, caricature, mayroon po siyang aglow, at mayroon po siya nitong napakalaki pong, hello! Ayan yung baby na napakagwapo, nanonood sa akin at pinapakinggan ako habang nag-iingay po. At ito yung napakalaki po nilang alocasia. Ayan po. Tingnan niyo po mga plantito plantita, nakaano lang po ito, naka black na plastic lang po yung polyethylene, pero sobrang laki. Tapos ang dami na pong baby. Ayan po. Tapos po, mayroon din po siya nitong black alocasia. Ayan. Tapos dito po sa side na ito, ang ganda po nitong ano, in fairness, sobra namang gayong ka. Inikadurda kula, oh. Sobra pong laki nitong family ng Sansevieria po, oh. Kadakula. Tapos syempre, ayan din po yung iba pang mga nakatanim dito pong halaman. Ang ano po pala ang Sansevieria ay na ganitong variety po. Hindi po nila kayang itolerate yung direct sunlight. Medyo nasusunog po yung dahon. At syempre po, mayroon din po siya dito gumamela na white. Ayan. Simpleng mga halaman. Mga talagang popular na halaman na laging itinatanim sa bawat garden dito sa probinsya.
dito sa Pilipinas. Ayan. At ayan pa din po yung bromelias. Ganun din po ang fern, mga plantito-plantita. Hindi rin po nila kayang itolerate ang sobrang direct sunlight. Kung mayroon po kayong mga fern, mga family ng fern, ay mas maigi po na morning sunlight lang po yung makuha nila. At kung pwede sa may mga kahoy, sa may lilim, sa medyo shaded din po. Kasi may times po talagang yun nasusunog po, hindi nila kaya yung sobrang init. Pero ito naman pong isa ay wala namang sunog ang dahon. Pero parehas po silang direct sunlight. Ano po kaya ang scientificong paliwanag nito? Tapos ayan yung iba rin na ano na sansevieria din po, mga nakapat na din po. Tapos ayan po yung view dito sa may gilid na malapit po sa may kalsada. Ayan po yung ayos ng mga halaman. At meron po ditong agave. Ayan, iyo pong agave plant. At tingnan po natin dito sa may kabila naman pong side. At itong devil backbone na variegated, ayan din po. At ayan, yung, pwede po itong gawing indoor house plant, yung gayitong mga halaman po na family po ng Dracaena. Ito, family din po ito ng Dracaena. Ayan, mabuoton si dog, dahil ko pigbatok. Tapos ayan pa po yung ibang mga halaman. Baka bato ko na lugod ako kaanit na pigtinoo ko. Tapos ayan po yung ibang mga halaman pa rin pong nakatanim po dito. Ayan, wala po si nanay. Mayo po. Ito po palang pagtatanim po dito ni nanay ay natural na taniman lang po. Wala pong fertilizer, walang insecticide. Kumbaga po, tanim lang po. At ayan dyan po sa gilid, ayan po yung iba niya pong collection ng aglonema. Mayroon din po siya nitong sulfur last na pong black velvet po na alocasia. Tapos ayan yung mga alocasia niya po. Mayroon din siyang philodendron, caladium, calathea, anthurium. Malalago po yung halaman niya dito sa my side. Bagay na bagay lang po dito. Ito po yung assorted plant. Marami pa po siyang halaman dito. Hello! Mabuoton ang aki. Ayan. Ito po pala, na-idea na ito ng isa kong viewer. Ano siya? Ano ba yan? Nasa dulo ng dila ko. Please lang, maalala kita. Hindi ko po talaga maalala. Pero ilagay ko na lang po yung ID niya. Sa dami po ng halaman na nai-encounter ko. Ayan. Tapos ayan pa rin po yung ibang mga plants na nasa buti po ng mineral water. Ayan. Tapos dito po sa part na ito, ayan din po yung ano, salata si nanay na nagparakulikta po ng masitas na euphorbia nung time. Kasi talagang sikat na sikat po itong halaman na ganito. Ito pong may tinik. Madami po itong variety. May malalaki ang bulaklak, may maliliit, may mga double, may mga single, may tinatawag na millionaire na halaman na ganyan. Sobra pong ganda nung time niya. Nung time talaga, yung mga halaman na yun. Sikat na sikat po siya noon. At ayan din po yung mga naglalaguan niya din pong variety ng Croton. At ang Croton San Francisco plant po ay hindi po talaga nawawala sa bawat gardenan dito sa probinsya. Lagi siyang nandyan. At ayan din po yung iba pa pong mga halaman. Yung CC plant niya po na common ay ayan naka... Yung iba nakapat pero yung ano po ay naka-direct na lang sa ground. Ito pong agave ay maganda po ito pag hilira po. Pag nakahilira po siya doon kay nanay Miriam. Ayan, kay nanay Miriam sa iriga, nakahilira siya. Sobrang appeal din po nito. Okay lang po pala ito sa pot, basta yung medyo malaki-laki para tama lang po yung paglaki niya din. Tapos ayan po yung iba niya ding mayana. At malalago na rin po at mga old na din po itong kanyang gumamela dito. Tulad po nung pula, ito pong purple at ito naman pong peach. Yung kulay, ayan, mga old na rin po yung collection ng mga gumamela po dito ni nanay. At yung kanyang pandakaki. Ito po yung overview pag nandito po kayo sa may harap ng gate. Ayan po yung ayos. Napaka-presko lang din po dito kasi may kahoy, may mangga. Ayan, tapos ito pong kanyang bird nest. Hindi naman po nasunog ang dahon, pero yung isa po ay nasunog. Ano kayang naging sakit nun?
Pero pag direct sunlight po, hindi siya ganun ka-green. Nag-yellow po, medyo nag-yellow ganyan po, parang lime green. Pero pag nasa shaded area po ang fern, talagang dark green po ang kulay. Tapos ayan, pa po yung iba pong halaman, yung mga bromeliads. Ayan, ang ganda din naman ng bromeliads. Tapos ito yung, ano, parang ito yung millionaire na, may red kasing millionaire, may millionaire na white, ito millionaire na orange. Ayan. Yung mga plants po dito ay, marami pong gumamela talaga. Ayan. Napakaluwag po na ang garden po dito. Ayan, talaga pong province vibe. Maluwag yung area, talagang mga nakadirect din yung ibang halaman at malalaki na din po yung ibang halaman na nakadirect sa ground. Simpleng halamanan lang po ito, talagang libangan lang po pagkaumaga na mayroon pong mapag-i-exercisean. Talaga pong makawala din ng stress. Ayan, talagang mostly po mga senior citizen, mga nanay ang mga may hilig maghalaman at mga nai-encounter ni Plantita Joy. Ayan, Nay, thank you so much po. Ayan, si Nanay ay dahil na po sa kong nagpahiling. Ayan. Hindi na po natin nakausap, pero sabi po sa akin ay yung pag-aalaga niya po ng halaman. Natural lang pong pagtanim. Basta po nagtanim, naghalaman, yun lang po. Ayan mga plantito, plantita, thank you so much po sa pagsama niyo po dito sa episode na ito. Itong simpleng garden dito ni Nanay na mga old na yung mga halaman, mga simpleng halaman na wala pong masyadong stress kasi hindi po siya naggagamit ng ano pa man na pataba or pang-spray sa halaman. Kumbaga itinanim dyan, bahala na sila kung pwedeng diligan, kung nadadry na ang napagtaniman yan, didiligan lang po. Pero wala masyadong maintenance kasi yung mga plants po dito ay low maintenance naman po. At tulad ko po, yung iba ko rin na aglonema at kalatea, dinidiligan ko lang po. Pero wala din po mga fertilizer. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng viewers ko, sa lahat ng nagsusubscribe, nagko-comment, at sa lahat po ng mga nagla-like at kung mayroon man pong nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all.